napakasimple. Simpleng buhay dito sa Norman Wells. Basta makakain lang ng lutong Pilipino, maski hindi kompleto, masaya na ako dyan. Magandang araw sa inyong lahat, kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, ano pa, kaberks. Yan, Chris Cusinero po. At para sa araw na to, magluluto tayo ng pinakpit. Pakpit, ano po ba? Ano pa patawag doon? Ginisang gulay sa bagoong. Ano pa? So, simpleng-simple lang, magigisa lang ako ng gulay sa bagoong. Wala tayong karne ngayon. Medyo na nagpunta tayo sa Yellowknife. Eh, kagagaling ko lang ng Yellowknife last week. Tapos kadarating ko lang few days ago. At ngayon, puro vegetable naman tayo. At yung mga vegetable natin, nabili natin sa Yellowknife. Yan, layo pa ng pinanggalingan ng mga vegetable natin. Kaya papakita ko sa inyo yung ibang gulay ko. Medyo nabulok na, medyo maiitim na. Pero, pwede pa rin yan. Gagawa natin yan ang paraan. Kasi dito sa amin sa Norman Wells, walang gulay. So, itong mga gulay na to, ito yung mga treasured na vegetable dito sa amin. Dahil ito'y walang mabibili dito sa Norman Wells. Kaya ngayon, gagawa tayo ng pakpit. So, ready na. Game! Ayan, sabi ko nga sa inyo, nandito na ako ngayon sa Norman Wells. At bumili ako ng MasterChef Single Burner Induction Cooktop. Ayan, so mag-unboxing tayo ng ating talan. Kasi maganda yung ganito, yung naipapatong lang kahit saan. Para pagka nag-vlog ka, mapofocus mo yung mga niluluto mo. Yan, dyan tayo magluluto. Hot surface, do not touch. Ooh! Ay, hindi pa pala naka, ano, hindi pa pala naka-plug in. Okay, mamaya. So, dito siya mamaya. Diyan tayo magluluto. So, ang gagawin naman natin today, pagkatay ng vegetable. Ayan, yung mga vegetable nila galing sa Yellowknife. Medyo, ano na rin pala, medyo makunat na yung ibang vegetable. Pero wala tayong magagawa. Galing pa ng Yellowknife yan eh. Actually, pagkatapos kong bilihin yan eh, tinatimbang ko pa yan. Kasi kailangan mo itimbang pagdating sa aeroplano. Kaya doble-doble ang presyo niyang mga yan. Mahal yan. Mayroon pa akong mga ilang pirasong talong doon sa lagayan ko. Pero hindi ko lulutuin lahat. Kailangan pag hiniwa nyo yung talong nyo, ibabad nyo siya sa tubig para hindi siya mangingitim. Tapos ngayon, itong ampalaya naman. Itong ampalaya nabili ko doon sa independent store sa Yellowknife. Pwede nyo siyang ganituhin. Pag-alis nyo ng buto niya. Oh. Or, yung gawain ni nanay ko. Yan, ganitong gumawa ang nanay ko. Mas madali, saka mas malinis din na kaysa knife. Yan. So, ang isunod naman natin itong mga okra.
o yung tinatawag nilang lady finger. Pakita ko sa inyo itong okra na to. Itong okra na to, maitim-itim lang siya sa balat niya pero matigas siya, saka fresh pa rin yan. Medyo nakulob lang siya sa plain. Pwedeng-pwede pa rin yan mga yan. Pagka nagluto ako ng pakbet, inaalis ko itong mga tawag dito. Tawag ni lola ko dyan is tampok. Tampok, lalim na Tagalog. Ewan ko kung ginagamit pa yung word na yun hanggang ngayon. Kasi gusto ko pag kumain ako ng pakbet, yung wala ka nang itatapon, lahat ng nandoon sa pakbet mo, kakainin mo na lahat. Madali lang to. Actually, kung ano yung gulay na nandyan sa bahay nyo, pwede yung ipakbet. Ang pakbet, hindi maselan na gulay. Basta kung anong available na gulay sa bahay, pwede natin ipakbet. Kung gusto nyo magpakbet na patola o pakbet na upo. Pero ang pakbet talaga natin ay yung mga ganito klase ng vegetable. Yung ampalaya, talong, okra, actually may sitaw. Wala ko nabiling sitaw pero parang meron akong frozen sitaw sa ref. Ayan, may nakita akong frozen! Frozen pero hindi siya sitaw. Actually, beans. Frozen beans. Hindi ko na hihiwain na maliliit yan. Okay na yan. So, meron akong okra, talong, ampalaya, sitaw, kalabasa naman. Ang kalabasa, ito yung kalabasa na nabibili dito sa Canada. Hindi ito made in. Ayun na ako. Hindi ito made in the Philippines or made in Asia, made in Canada to. Kaya ganyan yung itsura niya. Tapos, alisin nyo lang yung buto niyan. Ang pagluluto ng kalabasa, sinabi ko ako eksperto. Pero pag ako nagluto ng kalabasa, sinasama ko na yung balat. Yung iba, or marami sa atin, hindi sinasama yung balat. Yan, aminado ako doon. Pero ako, mas gusto ko nakasama ang balat kapag ako ay nagluto ng kalabasa. Bakit kamo? Kasi marami ring vitamins na makukuha doon sa balat ng kalabasa. Ngayon, kung ayaw mong kainin yung balat ng kalabasa, pag naluto na, pwede mo namang kainin lang yung laman, huwag na yung balat. Pero ako, mostly, kinakain ko talaga pati balat. Although, hindi ako mahilig sa kalabasa. Ganyan lang. Simpleng way lang ng pagluluto. Makakaraos din tayo. Sa panahon ng COVID ngayon, ang kailangan natin, mairaos natin yung pang-araw-araw nating pagkain. Kasi sa ngayon, sa ganitong sitwasyon, hindi tayo makapag-ipon. Hindi rin tayo makabili ng mga gusto natin dahil marami sa atin ang walang trabaho. Gaya ko, wala akong trabaho ngayon. Kasi 6 months na ako walang trabaho, dito lang ako sa bahay. Luto lang ako ng luto. So, ayan na. Ready na sila. Igigisa na lang natin lahat to. Igigisa ko lang lahat yan sa bagoong. Walang karne. Walang halong kong kieme-kieme. Gagawin natin simpleng-simple lang ang ating pagluluto for today. So, power. Tapos yung... Tapos ng power. Fire. Ito, EI. Temperature. Power ulit. Power. Tapos. EI. Ano EI? Hindi naman ako mag-a-apply ng EI. Error ba yan? O ano ba? Ano ba yan? Puro na lang EI error. Uy, shit. Bagong bili pa naman to, ka-unbox lang natin. Ayaw na gumana.
Palpak! Palpak ka! Master Chef, what happened? Master Chef! Pulisit! So, ang bagsak natin, balik ulit tayo dun sa aking regular na kalan. So, dun ulit tayo magluluto. At dahil ito eh, yahagis ko na to sa basurahan. Pulisit na to. Hindi, kontakin natin ang Canadian Tire. Doon ko ito binili. Nung nasa Yellow Knife ako. So, sana magawa ng paraan. Sigira ko pa naman yung box na ito kanina sa unboxing. O sige, balik na tayo doon sa kalan natin. Doon na tayo magluto ng ating pinakpit. So, gamit muna tayo ng oil. Kayo, kung medyo social kayo, gamit kayo ng olive oil. Pero pagka wala kayong olive oil at kung ano lang available na oil, pwede na rin. Or, kung medyo gusto nyo masarap-sarap talaga ang inyong pakpet, gumamit kayo ng mga taba ng baboy, tapos patuyuin nyo siya doon sa inyong ang tawag dito. Yan, ito ganyan. Sa inyong pot. Ano bang Tagalog na ito? Kaldero. Sa inyong kaldero. Yan. Bago nyo ilagay ang inyong mga gulay. Pero dito sa aking pagluluto, dahil tayo nandito sa bundok, kunahin natin ang bawang. Yan. Nangyari sa bawang ko, mukhang di pa mainit ang aking kala. So, yan ang ating bawang. Tapos, sunod natin ang onion. So, napakadali lang po ng pagluluto ng pakbet. Gigisa lang natin actually yung mga gulay, tapos lalagyan natin ng bagoong. Yun na. So, pwede kahit anong unan yung vegetable, dahil lahat ng vegetable na yan eh, pare-pareho rin na masabay-sabay din maluluto. So, ako, talong. Ampalaya. Make sure na yung mga gulay na yan, bago nyo iluto, eh, hugasan nyo muna, ha? Tapos, ha, palagi kayong gagamit ng dalawang spatula, dalawang sandok, dalawang siyanse, dalawang, para pagka nag-mix kayo, hindi kayo masyadong mahirapan, saka hindi madurog yung inyong mga vegetables. Yan. Ang lola ko, ang sabi niya, huwag daw hahaluin yung ampalaya pagka niluto na kasi papait daw yung pagkain. Pero gusto ko medyo mapait-pait yung aking ginisang pakbet. Yan. Tapos sunod na rin natin itong ating yung kanina yung frozen na beans. Yan. Ano ba tawag dito sa Pinas? Baguio beans? Pero mas masarap sana kung yung string beans, yung regular na sitaw lang. Pakbit na pakbit na. Yung iba nilalagyan ng kamatis. Yung iba nilalagyan ng kung ano-ano. Depende kung anong gusto nyo. Tapos yung ating okra. Okra natin na, ayan, nakwento ko na nga sa inyo na ganyan yung kulay niya. Pero fresh po siya. At wala, hindi siya slimy o ano man. Talagang nagkaroon lang siya ng ganyang kulay dahil tinransfer siya sa plane. Nagtanda, lamog-lamog siya ng konti. Pero they are still okay. Then, we're just going to put the kalabasan. See? Yung kalabasan na hugasan na rin yan. Ayan na, ang pakbit natin. Simple. Puro ginisang gulay lang. Tapos, hindi natin siya lalagyan ng tubig. Ang gagawin natin, tatakpan lang natin siya para mag-moist. Tapos, hinahan natin yung kalan. Hinahan natin yung kalan, tapos ayan natin siya mag-moist. Ayan, ano yan? Huwag na kaganyan na yung moist niya kaagad. Ayan.
So, maluluto siya sa sarili niyang liquid. So, masarap na masarap talaga yung vegetable pagka ganun. Pero if you want sabaw, then you can add like a cup or two of water. Ayan! Kita nyo? Ano sabi ko? Maluluto yan sa sarili niya, di ba? Oh, mayroon na siyang sarili niyang sabaw. Saka, masarap sana dito kung ano, kung malulutong siya. Kaya lang, nandito nga ako sa bundok. Tapos, lagyan na natin yung ating mga bagoong. Ang gusto ko dito sa aking pakbet, maraming bagoong. Kaya dadamihan ko talaga siya ng bagoong. Itong bagoong na to, ito na yung ready-made na nabibili sa store. Kasi, kung gulay wala dito sa Norman Wells, asa ka pa na bagoong meron. So, kita nyo? Ilapit mo nga, cameraman. Lagyan ng floor cubes, kayo na bahala. Kung gusto nyo lang naman. Pero ako ganyan lang. Napakasimple. Simpleng buhay dito sa Norman Wells. Basta makakain lang ng lutong Pilipino, maski hindi kompleto, masaya na ako dyan. It's a big compliment na para sa aming mga nandito sa bundok ng Norman Wells. So, gano'n lang kasimple. Luto na ang aking pakbet. Sarap niyan. Kainin na yan, maya-maya. Isa-serve na natin. Luto lang tayo ng kanin. Yan! Kita mo naman mga kabeks. Luto na yung ating pakbet. Simpleng-simpleng pakbet lang to. Oh, konting bagoong lang siya sa kagulay na ginisa. Kailangan mga simpleng pamumuhay at simpleng luto ni nanay. Diba? Nakapa. Sarap mo. Usok-usok po. Kain na tayo. Tignan na natin yung ating niluto mga kabirds. Sabi ko sa inyo, niluluto ko yung dito. Sa ating brand new induction oven na walang kawenta-kwenta. Bagsak natin doon din sa kalan. So anyway, tignan na natin. Konti lang ang rice. Ayan, dahil ko nang nakain rice sa yellow knife. Last week. So ngayon balik ulit tayo sa diet. Ito na natin ang ating niluto. Ang sarap pagka fresh yung mga vegetables. Tikman natin, pakita ko sa inyo kung gaano kasarap. Ayan o, may balat pa yung kalabasa na yan, mga kabirds. Sarap. Turo matay sa okra. Sarap. Baka maparami yung kain ko nito ah. Kahit ganito lang yung ulam, dapat may pritong isda pala to. Pero ano oras na kasi, mag-12 na. Okay na yan, solve na yan. Sa ganitong walang trabaho eh, isang ulam lang, solve na. Ngayon pa lang pala ako magpapasalamat ng personal doon sa mga kaibigan natin na tumanggap sa amin at nagampon sa amin dyan sa Yellow Knife saka sa Hay River. Maraming salamat po sa inyo sa mga naglibre sa amin ng tulog at saka naglibre sa amin ng stay over or breakfast or dinner dyan sa Yellow Knife. At
Nung una, akala ko ang Yellow Knife, kagaya lang dito sa amin sa Norman Wells. Every time na pupunta kami ng bakasyon, ang ginagawa ko, nagpupunta ako sa Calgary o sa Edmonton kasi yun nga city nga doon. Tapos, bumababa lang ang plane dyan sa Yellow Knife para magbaba ng pasahero. Tapos, lipad ulit siya papunta ng Norman Wells. So, hindi na kami bumababa ng Yellow Knife. Or, kung galing naman kami ng Norman Wells, bababa lang sa Yellow Knife, mag-check ka, i-check ka papunta ng international flight sa Edmonton. Hindi na rin kami, bumababa kami ng Yellow Knife, pero hindi kami lumalabas ng Yellow Knife. Hanggang airport lang kami. But this time, because of the COVID-19, what happened is we are not allowed to go outside NWT or Northwest Territories dito sa Canada. So, ang ginawa namin, pwede kang lumabas ng Northwest Territories, pumasok na ibang provinces, pero you have to quarantine for 2 weeks. So, you're going to stay for another 2 weeks in Yellowknife if you're going outside the Northwest Territories. So, it's going to be a long, long day or week or month for your skip vacation or small vacation para sa pag-alis mo nga dito sa Norman Wells. So, yun nga. Dahil hindi kami pwedeng lumabas ng Norman Wells at ng Northwest Territories, what we did, nagbakasyon na lang kami sa Yellowknife kasi party siya ng Northwest Territories. Ngayon na-explore ko yung Yellowknife. Ang dami palang Pilipino sa Yellowknife at saka ang babait pala nila. Yan, na-realize ko na ang dami palang Pilipino sa Yellowknife at ang ganda ng Yellowknife. If you're going to see all my previous videos like a week ago, then you can see the whole Yellowknife Falls and everything, all the Rocky Mountains and the lakes. They have hundreds of lakes there. Ang ganda. Yun ang na-enjoy ko. At the same time, may mga buildings, may mga kainan din sila doon na masasarap. May mga Tim Hortons din sila doon, Walmart. Parang doon din sa city. Pero almost the same na rin. So, not bad at all. So, ganda rin at na-experience ko makapunta ng Yellowknife at nagkaroon tayo ng maraming kaibigan sa Yellowknife. But, higit sa lahat, nagkaroon tayo ng access to communicate with them. If we need something na bilhin doon, papunta dito sa Norman Wells, then we have access already, we can contact somebody there. So, yun ang pinaka-best part. So, maraming salamat po sa inyong lahat na mga taga Yellowknife na umampon sa amin for the whole week. Maraming salamat po sa Kasahay River, sa mga kaibigan natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag po kayong magsasawa na manood ng aking mga video dahil isang napakalaking support po ang ibinibigay nyo para sa akin. Maraming salamat po. Medyo simple lang ang aking mga video, pero ang inyong suporta ay napakahalaga sa akin at napakalaking tulong na para sa akin. Maraming salamat po. So, ito nga pala inyong kaibigan, kapamilya, kapuso, katropa, at kaberks. Chris Cusinero po. Magandang araw sa inyong lahat. Itutuloy ko na ang aking pagkain dito. Bye-bye!